kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dahil sa mas lalong pinaigting na kampanya laban sa mga protektor at konsumidor ng ilegal na bato, ay mas lalong nakalkal ang lalim ng problema ng Pilipinas pagdating sa ilegal na bisyo. Hindi lang pala mga sibilyan ang gumagamit at nagbebenta, kundi pati na rin ang mga otoridad, partikular na ang mga kapulisan. Mga pulis na dapat sana'y huhuli sa mga gumagamit at nagbebenta, pero sila pala'y kasabwat rin. Ilang mga pulis nang pinaniniwala ang sangkot sa pagprotekta sa mga ilegal na bisyo ang natumba ng mga hindi nakikilalang mga tirador. Mapatawahan man ng ilegalista o ng gobyerno ay hindi pa rin ito matukoy. Iloilo City, isa sa mga syudad sa Region 6 na tahimik at magandang tirhan. Pero nang mauso na ang bintahan ng ilegal na bato, ay nabahira na matinding mantsa ang lugar ng Iloilo. Sumikat ang ilang mga personalidad sa syudad na kinilalang nagpapakalat ng ipinagbabawal na bisyo. Ilan lamang sa kanila ay sina alias Dragon, alias Buang, at ang kapitan ng si Remia Prevendido. Pati mismo ang dating alkalding si Jed Mabilog ay sumibat na rin sa pangambang malalagay sa alanganin ang kanyang buhay dahil sa alegasyon ng administrasyon na siya raw ay isang protektor. June 26, 2018, anim na araw makalipas ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa siyudad ng Iloilo, ay tinambangan sa distrito ng Arevalo alas 4 ng hapon ng isang pulis na kinilalang si Police Officer Juan Dorbin Acap na nakatalaga sa Regional Headquarters Support Group. Tlong mga armadong kalalakihan na nakamotorsiklo ang tumaddad ng bala sa sasakyang Honda Civic ni Dorbin. Ayon sa kanya, paglabas na paglabas niya pa lang ng kampo ay nakita na niyang nakabuntot sa kanya ang dalawang motorsiklo. Sinubukan niyang magpasikot-sikot sa mga kalye, pero tuloy pa rin daw ang sunod sa kanya ng dalawang motorsiklo kahit saan man siya magpunta. Nang siya'y makarating na ng distrito ng Arevalo ay bigla na lang daw nag-overtake ang sumusunod na motor sa kanya at narinig niya na lamang ang apat na sunod-sunod na mga putok. Sapol sa kanyang kaliwang balikat si Dorbin at nagdesisyon itong ihinto ang kanyang sasakyan kung saan ay inakala ng mga birador na siya ay natodas na, kung kaya't pinalibutan nila ito para tadtarin ng bala para masigurong finish na. Dahil sa tinted ang sasakyan ni Dorbin ay hindi nakita ng mga birador na buhay pa pala ito. Maya-maya pa'y umalingaw-ngaw na ang putok mula sa loob ng sasakyan ni Dorbin at tumagos ang bala nito sa isa sa mga birador na nakaangkas sa motorsiklo. Dahil sa pagkahulog nito sa sinasakyang motor ay natanggal rin ang helmet na kanyang suot, kung kaya't nakita ni Dorbin ang kanyang mukha at agad itong nakilala. Nang makita ng mga kasamahang birador na natumba ang kanilang kasama, ay dali-dali ang mga itong nagsipulasan. Kaagad na dinala sa Medical City Hospital si Dorbin para gamutin ang tama nito sa balikat. Maya-maya pa'y na-alerto ang mga kapulisan sa balitang may isang lalaking dinala sa isa pang hospital. Dahil sa tama ng bala, ilang minuto lang ang nakalipas matapos maisugod si Dorbin sa pagamutan. Nang mag-imbestiga ang mga kapulisan sa hospital kung saan dinala ang isang lalaking may tama ng bala, ay napag-alaman nila ayon sa salaysay ng lalaki sa mga hospital personnels na siya raw ay nabaril sa isang village sa Pakyad, Uton. Pero nang tinanong ng mga imbestigador ang Uton Police Station kung may nakablatter ba na insidente ng pamamaril sa kanila o kung sila ay rumispondi sa isang insidente ng barilan, ay kaagad namang sinabi ng Uton Police Station na wala ang insidente ng pamamaril ang nai-report sa kanilang lugar ng mga oras na yon. Ibig sabihin ay hindi tumugma ang sinasabi ng lalaki na siya ay aksidenteng nabaril sa lugar ng Uton. Kinilala ang lalaking ito na si PO2 Melvin Mokoro na naka-assign sa police office ng ARMM. Siya
ay pansamantalang on leave mula June 15 hanggang June 30. Nang ipinakita kay Dorben ang litrato ni Mokoro, ay kaagad niya itong nakilala na isa sa mga birador na tumira sa kanya. Mas lalo pang sinuportahan ng ebidensya ang akusasyon ni Dorben kay Mokoro dahil batay sa CCTV na nakuha ng mga kapulisan, ang damit na suot ng lalaki sa CCTV na tumira kay Dorben ay kapareha ng damit na suot ni Mokoro noong siya'y isinugod sa hospital. Malaki ang hinala ni Dorben Akap na siya ay balak ipaligpit, pero hindi niya mismo matukoy kung sino ang gustong magpaligpit sa kanya. Ayon kay Nooy Chief Superintendent John Bulalakaw, Regional Police Director, si Police Officer Juan Dorben Akap ay kinukonsiderang high-value target ng Iloilo City Police Office. Meron daw itong koneksyon sa kanyang tiyuhin at pinsan na sina Marky Akap Sr. at Marky Akap Jr. na kapwa naman inaresto ng mga taga-Pideya dahil sa kaso sa ilegal na bato. Hindi na nagbigay pa si Mokoro ng karagdagang statement nang ito'y sinubukang interbyuhin. Takang-taka o mano ang pamunuan ng PRO 6 kung bakit nagtamo ng sugat mula sa bala si Mokoro kung hindi naman siya umano ang lalaking pilit na tinutukoy ni Dorben Akap na siyang tumira sa kanya. Dagdag pa ng taga PRO 6 na wala pa raw silang nakikitang direktang ebidensya para idiin si Mokoro na siya nga talaga ang tumira kay Dorben Akap. Dismayado si Dorben sa nangyari dahil hindi man lang daw siya nabigyan ng due process para magpaliwanag kung meron man daw siyang kasalanan kagaya ng iniisip at ipinagbibintang sa kanya kung nagawa daw ito sa kanya bilang pulis. Ano pa raw kaya sa mga ultimong civilian lang? Hindi na nagkaroon pa ng karagdagang resulta sa naging kaso ni Dorben Akap at sa kung ano ang naging kahinatnan ng inakusahan niyang pulis na tumira sa kanya. Ang tanong, sino kaya ang nag-utos sa mga birador para itumba si Dorben Akap? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador.